Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala bilang propeta na nagsasalita lamang ng katotohanan. Wala yang tiku anil hawa na siya ay hindi nagsasabi ng anumang bagay na mula sa kanyang sariling pagnanasa o mga bagay-bagay na walang papakinabangan dito ang umma na ito. Bagkos ang mga sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o anumang pahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mamutawi sa kanyang mga bibig, ito ay pawang mga bagay-bagay na kapupulutan natin ng aral. At isa sa mga napakagandang hadith na iniulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang hadith na iniulat ni Imam Muslim. At ito ay nagsasabing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ajaban li amril mu'min." Natunay na kakaiba ang kalagayan ng mananampalataya. Kakaiba na hindi ito katulad ng sino pa mang tao sa buong mundo. Sinabi niya, dinugtong pa niya, "Inna amrahu kulluhu khair." Tunay na ang lahat ng bagay para sa isang mananampalataya ay mabuti para sa kanya. Ano mang maganap sa kanya, para sa kanya ay mabuti. Sa anong kadahilanan? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Na walang sino man ang nagtataglay ng ganitong katangian liban na lamang sa mananampalataya, "In asabathu sarra syakar." Na kung in asabathu sarra syakar. Na kung siya ay daratnan ng kabutihan, siya ay nagpapatawad, ay siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nagpapapuri kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag mayroong nangyaring mabuti sa kanyang pananaw. Fakana khairallah. At ito ay mabuti para sa kanya. Naging mabuti para sa kanya ang kanyang pasasalamat. Dahil ang kanyang pasasalamat na ito ay walang ibang dulot ito kundi kabutihan para sa kanyang sarili. At si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nadaragdagan ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang dangal kapag tayo ay nagpapasalamat, nagdadakila at sumasamba sa kanya. At gayon din, hindi rin mababawasan ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan kapag hindi tayo nagpasalamat at sumamba sa kanya. Ang pasasalamat ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating sa kanya ang mabuti ay walang ibang pagdudulutan ng mabuti o kabutihan liban na lamang sa kanya. At ididugtong niya rito sallallahu alaihi wasallam, "Wa in asabathu darra sabar." Na kung siya naman ay daratnan ng pinsala o sakuna, siya ay nagtitiis, fakana khairallah. Nang pagtitiis na ito ay magdudulot lamang sa kanya ng kabutihan. At sa isa pang riwaya o ulat ng hadith na ito ng mayroong parehong konsepto, iniulat ni Imam Ahmad rahimahullah, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun ma'ashabihi iddahik." Na minsan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo kasama ang mga sahaba, ang kanyang mga kasama, at siya ay biglang natawa. Nang bagay na ito ay kakaiba para sa mga sahaba na makita nila na biglang tatawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tao na napakadesente. Siya ay tao na napaka-formal, na hindi siya basta-bastang magbibiro sa mga tao o hindi siya basta-bastang tatawa na lamang ng walang kadahilanan. Pero dahil sa paggalang ng mga sahaba, ng kanyang mga kasama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanahimik lang sila at walang ni isa sa kanila ang
nagtanong kung ano ang nangyayari o bakit ba tumawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mismo ang nagtanong, "Ala tas'alunani mimma adhak?" Na hindi ba ninyo ako tatanungin kung bakit ako tumawa? Tinanong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasama. "Qalu ya Rasulullah, wa mimma tadhak?" O sugo ni Allah, sabi ng mga sahaba radiyallahu anhum, "Bakit ka tumawa? O ano ang iyong tinatawanan?" Qal, sinabi niya, "Ajibtu li amril mu'min." Dahil ako ay namamangha sa kalagayan ng mananampalataya. Na ang kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na yon ay katulad ng isang tao na mayroong bagay na biglang sumagi sa kanyang isip. Mayroong isang magandang idea na sumagi sa kanyang isip. Katulad ng tao, katulad nating mga pangkaraniwang tao na nananahimik tayo at biglang mayroong sasagi sa atin na magandang negosyo sa isip natin o magandang proyekto sa isip natin. At tayo ay napapangiti na lamang at minsan ay natatawa pa tayo sa bagay na yon na iniisip natin na bakit hindi natin naisip noon pa o bakit hindi natin kaya gawin agad-agad. So ganito ang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagkaroon siya ng realization, pagkakatanto, nakakaiba nga ang mananampalataya kung iahambing sa iba pang mga tao na namumuhay sa mundong ito, na ang karamihan sa mga tao rito ay mga walang pananampalataya, walang pagkilala at walang pagdakila o pagsamba sa Panginoon na marapat nating sambahin ng nag-iisa at walang katambal. Kaya sinabi niya, "Ajabtu li amril mu'min," ako ay namamangha sa kalagayan ng mananampalataya. Sinabi niya, "Inna amrahu kulluhu khair." Tunay na ang lahat ng bagay para sa nanampalataya ay pawang kabutihan. "In asabahu ma yuhib, hamidallah." Na kapag nangyari ang isang bagay na minamahal niya o nagugustuhan niya, siya ay nagpapapuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa dalawang riwaya na ito, dalawang ulat ng hadith na ito, sa una ay binanggit na ang mananampalataya ay nagpapasalamat kay Allah kapag siya ay dinatnan ng kabutihan. At sa kabilang hadith naman ay tinukoy ang pagpapapuri ng mananampalataya kapag dumating sa kanya ang isang magandang bagay. Dahil ang pananampalataya at dahil ang pagpapapuri at ang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dalawang bagay na may kinalaman sa isa't isa. Ang pasasalamat ay pagkilala natin sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong mas malawak na kahulugan. Dahil ang pagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napapaloob na rin dito ang pasasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kasama na rin dito ang ating pagdakila at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga tuwi nang sinasambit natin ng mga katagang alhamdulillah, papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sinasambit natin bilang isang uri ng pagsamba. Nang bawat pagsambit natin ito ay merong kaukulang gantimpala. At ito ay sinasambit din natin sa mga panahon na tayo ay natutuwa kapag dumating sa atin ang isang bagay na mabuti. At karugtong ng hadith na ito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wakana khairan lahu," na ito ay "Wakana lahu khair," na ito ay mabuti para sa kanya. "Wa in asabahu ma yakrahu fayasbir o fasabar kana khairun lahu o kana lahu khair." Na kung darating naman sa kanya ang sakuna o bagay na kanyang kinamuhian, siya ay nagtitiis at ito ay mabuti para sa kanya. Na sa parehong hadith na ito ay tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang parehong pagtitiis sa unang hadith at sa pangalawang hadith.
dahil sa napakalawak din naman na kahulugan ng salitang sabar o pagtitiis, na ang konsepto nito ay malawak at maraming mga bagay na napapaloob dito. Na dito sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaysa kullu ahadin amruhu kulluhu lahu khair illa al-mu'min. At walang sino man na mabuti para sa kanya ang anumang bagay liban na lamang para sa isang mananampalataya. Na dito alhamdulillah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay tumukoy sa kainaman ng pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagtitiis sa anumang ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang tatlong bagay na ito, ito ang tatlong pinto ng kasiyahan ng tao dito sa mundo. Tatlong pinto ng kaligayahan para sa tao na dito ay matatagpuan niya ang kapanatagan dito sa mundo. Sa papaanong paraan, dahil sa tuwi ng pagpapasalamat ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nagpapakita ng kanyang pagsunod o pagpapasakop kay Allah subhanahu wa ta'ala, na nalalaman niya na lahat ng bagay ay inaasa niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hangin, tubig, ulan, na anumang bagay na kanyang tinatamasa, ito ay galing kay Allah, kinikilala niya na ito ay mula kay Allah, at siya ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At minsan, hindi lamang natin nasasabi kay Allah na salamat sa iyo, Allah, bagkos ang sinasabi natin, mas madalas nating sabihin ay ang alhamdulillah, dahil ito ang nakagisnan natin mula sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang ito sa pamagitan ng dila. Dahil maaring ang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay isang bagay na nasa loob ng ating mga puso. Isang pusong mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala na isang puso na kontento, malusog, walang sakit at walang anumang taglay na mga damdamin laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din naman sa pasasalamat o sa pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pinto ng kaligayahan ng tao dito sa mundo, dahil sa tuwi ng pinupuri ng tao si Allah subhanahu wa ta'ala ay dinadakila niya rin si Allah at nakikilala niya ang kanyang sariling kahinaan at kawalan ng kakayanan. Na ang lahat ng bagay din ay iniaasa natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sabar, ang pinto rin o isa rin sa mga pinto ng kaligayahan, dahil sa pamagitan ng sabar o pagtitiis, tayo ay nananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala na anumang bagay na dulutin niya na maganap ay nasa kanyang pagtatakda, nasa kanyang kaalaman, at ang mga bagay-bagay kung ating pagtitiisan o kaya tayo ay aasa kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tulong, ito ay walang idudulot sa atin kundi kapanatagan sa ating pananampalataya at pamumuhay, na siyang magiging daan din patungo sa pagiging masaya sa anumang uri ng estado ng buhay meron tayo. Mayaman man tayo o mahirap, tayo man ay malusog o may sakit, tayo man ay matanda o bata, tayo man ay nasa iba't ibang mga antas ng lipunan o trabaho, kung taglay natin ang pasasalamat, pagpuri at pagtitiis, tayo ay magkakamit inshallah ng kaligayahan, dahil ito ay katangian ng mga nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta o sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa asa an takrahu shay'aw wa huwa
khairul lakum, na maaring kamumuhian ninyo ang isang bagay na mabuti pala para sa inyo. Wa asa an tuhibbu shay'aw wa huwa sharrul lakum. At sa kabilang dako naman, maaring kamumuhian ninyo ang isang bagay na nakabubuti pala para sa inyo, o nanaisin ninyo ang isang bagay na nakasasama pala para sa inyo. Na ito ang katotohanan sa bawat isa sa mga tao. Dahil sa ating limitadong pag-unawa, at dahil sa ang tao ay palagi ang tinutokso, hindi lamang ni Satanas, kundi ng kanyang sariling pagnanasa. Nang tao ay natural na inilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang pagnanasa ng magagandang mga bagay, kahit material na mga bagay. Pagnanasa sa kayamanan, pagnanasa sa posisyon, pagnanasa sa kababaihan, o kung pagnanasa sa kalalakihan kung ikaw naman ay babae. At maaari rin naman na magkakaroon ng tao ng iba't ibang mga kakaibang mga pagnanasa na nagiging kasalanan na. Na dahil dito ay nalilimitahan ang ating pagkilala kung ano ang mabuti at masama para sa atin, na nagiging dahilan kaya tayo ay nakagagawa ng mga bagay-bagay na lumalabag sa mga hangganan na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakaaalam at kayo ay walang nalalaman. Kaya sa pagkakakilala natin sa simpleng katotohanan na ito, hinihimok ko kayo mga kapatid sa pananampalataya, na palagian nating hangarin ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwi nang magsisimula ang araw, ay gumising tayo ng umaga, magsala ng fajar, bago tayo magtrabaho, bago tayo magnegosyo, bago tayo mag-aral o gumawa ng ano pa mang bagay. Simulan natin ang araw sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, na naghahangad ng kanyang gabay, na tayo ay makagagawa ng mga bagay-bagay lamang na nagugustuhan, minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ilayo nawa tayo sa mga bagay na hindi minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga kasalanan at pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil maaaring gusto natin ang isang bagay, pero nakasasama pala ito para sa atin. Na gusto natin ang isang negosyo na malaki ang kita, subalit haram naman pala ito. Na gusto natin pasukin ang isang relasyon sa pakikipagrelasyon sa isang lalaki o babae sa haram na paraan, pero ito pala ay kinamumuhian nga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hangarin natin palagi kay Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay sa pamagitan ng patuloy na pamumuhay ayon sa kanyang mga isinabatas. Pangalawa, sa mga bagay na dapat nating gawin tungkol sa simpleng katotohanan na ito, na tayo ay mayroong limitadong pag-unawa sa mga kaganapan at sa kung ano ang dapat nating gagawin, ay manatili tayo sa abot ng ating makakaya na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil pagkatapos ng gabay, dapat tayo ay nagsisikap na manatili sa gabay na ito. Katulad ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Na panghuli, inshallah, kapag natagpuan na natin ang gabay na ito at tayo ay nagsikap sa gabay na ito, tayo ay maging matiisin sa pananatili sa gabay na ito. Dahil ang pagiging matiisin sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay pagiging matiisin hindi lamang sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lamang sa mga bagay-bagay na nangyayari. Ito higit sa lahat ay ang pagiging matiisin natin na magawa natin ang ating mga obligasyon bilang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang pagtitiis, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa dalawang hadith na binanggit natin, ito ang isang bagay na parehong nababanggit sa dalawang hadith na ito, dahil sa natukoy ko na malawak at malalim
na kahulugan nito, na ito ay magiging isa sa mga pinto ng kaligayahan ng tao, inshallah, dito sa mundo, at siyang magiging pundasyon niya sa isang pamumuhay na matatag, na siya ay nananatili sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala.